Isa ka ba sa may insomnia? Karaniwang problema sa lipunan ang insomnia. Nakakatulong ang maayos na pagtulog upang ibalik ang ating enerhiya at kakayahan sa pag-iisip. Bago magpatuloy sa kahulugan ng insomnia, talakayan muna natin ang pagpapaulit-ulit ng pagtulog. May anim na kahulugan ang insomnia, kaya tunghayan natin kung ano-ano ito. Una, ang pagpapaulit-ulit ng pagtulog. Maaaring hatiin ang pagtulog sa dalawang bahagi, rapid eye movement sleep or REM sleep at non-rapid eye movement sleep or non-REM sleep. Sa kabilang banda, ang non-REM na pagtulog ay maaaring hatiin sa apat na yugto: Stage 1, Stage 2, Stage 3, at Stage 4. Ang Stage 1 at ang Stage 2 ay tinatawag na mababaw na pagtulog, samantala ang Stage 3 at 4 ay tinatawag na malalim na pagtulog. Para sa normal na karaniwang nasa hustong gulang, ang REM na pagtulog ay binubuo ng 20% hanggang 25% ng ang pagpapaulit ng pagtulog, samantalang ang nalalabi ay non-REM na pagtulog. Nagsimula ang pagtulog sa mababaw na pagtulog ng non-REM na pagtulog na sinusundan ng REM na pagtulog. Tinatawag na pagpapaulit-ulit ng pagtulog ang pagpapaulit-ulit na ito ng iba't ibang bahagi ng pagtulog. Tumatagal ang pagpapaulit-ulit ng pagtulog ng 90 hanggang 120 na minuto. Kadalasan, mayroong 4 na hanggang 6 na pagpapaulit-ulit ng pagtulog bawat gabi ang isang karaniwang nasa hustong gulang. Ang pangalawa, ang kahalagahan ng pagtulog. Hindi maitatanggi ang kahalagahan ng pagtulog at mayroong sariling tungkulin ang bawat yugto ng pagtulog. Tumutulong ang non-REM na pagtulog sa pagkukumpuni ng mga selula ng ating katawan at tiniyak na mayroong sapat na pahinga ang ating katawan upang harapin ang mga hamon sa buhay sa susunod na araw. Sa kabilang banda, tumutulong ang REM na pagtulog sa pagproseso ng impormasyong natutunan natin at tumutulong sa pagpapalakas ng ating memorya at kakayahan matuto. Sa makatuwid, matitiyak ng maayos na pagtulog na tayo ay physical at psychological na malusog upang mapanatili ang ating mga sarili sa pinakamainam na pagana at mapanatili ang ating mga sarili sa magandang lagay ng kalooban. Ang pangatlo, ano ang insomnia? Isang uri ng sakit na pagtulog ang insomnia. Ayon sa DSM No. 4 ng American Psychiatric Association, mayroong dalawang pangunahing pamantayan sa pag-diagnose ng mga sakit sa pagtulog. Isa, tumatagal ng higit sa isang buwan ang mga problema sa pagtulog. Pangalawa, ang mga problema sa pagtulog ay nagdudulot ng pagkabalisa, pagkapagod at mga pag-alaala ng o nagresulta sa pagkasira ng kakayahan sa paggawa at pagkasira ng tungkulin. Ang pang-apat, mga sanhi ng insomnia. Mayroong dalawang pangunahing sanhi ng insomnia: pangunahing insomnia at sekundaryong insomnia. Kabilang sa mga sanhi ng sekundaryong insomnia ang mga sakit na sa pag-iisip at lagay ng kalooban, pisikal na karamdaman, abuso sa substansya, at iba pang sakit sa pagtulog. Ipinakikita ng pananaliksik na tumaas ang paglaganap ng insomnia sa pagtanda. Para sa mga edad 70 taon pataas, ang bilang ng kaso ng insomnia ay umaabot sa 35%. Mas malaganap ang insomnia sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Panglima, mga epekto ng insomnia. Hindi magsasanhi ng malaking pinsala sa katawan ang paminsan-minsan insomnia. Gayunpaman, kung magpapatuloy ang insomnia, maaari itong magdulot ng mga masasamang epekto sa pisikal at psychological ng kulasugan. Nang nakararanas nito, maaari itong makaapekto sa kalidad ng buhay, kakayahan sa pag-iisip, memorya at maaaring magpataw ng malaking socio-economic na pasanin sa lipunan. Pang-anim, sleep hygiene. Makakatulong ang sleep hygiene sa paglaban sa insomnia. Matulog at pumisim sa regular na oras. Bawasan ang oras ng pagtulog sa umaga o pag-idlip. Gumawa ng mas maraming ehersisyo pero iwasan ang matinding ehersisyo bago matulog. Mahalaga sa pagtulog ang isang maginhawang kapaligiran sa pagtulog. Kabilang ang maginhawang sapin sa higaan at ulan, isang tahimik at madilim na kapaligiran. At angkop na temperatura ng silid. Makakatulong sa pagtulog ang pag-inom ng mainit na gatas. Iwasan ang pagiging sobrang gutom o sobrang busog bago matulog. Iwasan ang pag-inom ng sobrang tubig at iwasan ang pag-inom ng kape o tsa o alkohol bago matulog. Makakatulong sa pagtulog ang mga nakaka-relax na gawain, kabilang ang pakikinig sa malumanay na musika, pagbabasa ng libro, paggawa ng ehersisyong pamparelax, at paliligo ng maligamgam. Bukod sa pagtulog, huwag manatili sa kama. Kung mayroong mga hindi tapos na bagay o mga hindi nalulutas na problema, huwag isipin ang tukol sa mga ito ng paulit-ulit. Maaaring isaalang-alang ang pagsulat ng mga bagay-bagay at ayusin ang oras para gawin ang mga ito sa sunod na araw. Patayin ang ilaw bago matulog. Huwag magbasa, manood ng telebisyon, makinig sa musika habang nasa kama. Kung hindi makatulog 20 minuto pagkatapos migas sa kama, bumangon at bumalik muli sa kama kapag inantok ka nang muli, ulitin ang nasa itaas. Kung magising ng higit sa 20 minuto sa kalagitnaan ng gabi, anuman kang kalidad ng tulog sa nakaraang gabi, gumising sa partikular na oras sa sunod na umaga. Iwasan ang panatili sa kama sa araw. Kung ang mga pamamaraan sa itaas, sleep hygiene, ay hindi makatulong sa iyo na magkaroon ng ama sa kumonsulta sa doktor.